day mga pa-Jaffers, welcome back to our YouTube channel. Ngayon po patuloy tayo sa pag-aaral sa mga laro sa Tata Steel Masters. At ang napili kong laro ngayon is yung laban ni Super Grandmaster Anish Giri kay Super Grandmaster Radoslaw Wojtaszek. So ito pong laban na ito is very critical sa standings ng tournament kasi currently po bago ang laban na ito ay tied for the lead si Super Grandmaster Anish Giri. So titingnan natin kung maipapanalo niya yung laro at makakuha siya ng solo lead. So ang nag-start ng larong ito with d4, knight f6, and then bishop f4. Ayan. So ito po yung tinatawag na London system at sikat na sikat po itong opening na ito kahit sa Pilipinas kasi set up opening lang ito. So pagka d5, e3, c5, knight f3, knight c6, and then knight bd2, Bishop G4, and then C3. Ayan. So, isi-set up mo lang ng ganyan, yung mga pawn, tapos yung bishop sa F4 palagi, knight sa F3, and then knight sa D2. At mabubuo mo na ang London system. So, yan lang po ang kailangan mong aralin. At kung mapapansin natin, parang ang setup na ito is setup ng black. So, ang nagkapalit ng kulay, white na ngayon ang black kasi yan ho ang palaging nag-D4, C4. Kadalasan. Tapos yung black, yung ganitong triangle formation. Pero ang advantage dito is lamang ka ng isang move at napapansin ko ngayon, sikat na sikat ito sa top level chess. Siguro si Anish Giri nagtatago lang ng mga preparasyon niya para dun sa candidates kaya ito ang ginagamit niya. So nag e6, queen b3, atake sa b7, queen c8, and then h3, also very important yung tatabuan ng bishop, kaya yung h3 na yan, importante yan. Bishop h5, bishop e2, bishop e7, castling, and then queen d1. Ayan, so dito, nag-develop si Anish Giri, and then bumalik. So nag-knight d7, rook e1, and then nag-queen d8. So si Wojtaszek naman, ganun din, nung nag-develop si Anish Giri with queen b3, atake kasi yung b7, nag-queen c8. Tapos nung bumalik, bumalik din. So napapansin ko dito, si Wojtaszek, ang gusto lang kay Giri, tabla. So instead of queen d8, baka mas maganda is mag-bishop g6. Ito po ang sabi ng engine. Kasi makokontrol niya yung diagonal. Pero since nga gusto lang tabla, queen d8. Parang ano ho yan eh, offer draw. Pag halimbawa bumalik si Giri, babalik din yan. At pagkabalik, babalik, tabla agad. Kaso syempre, kalaban niya si Giri, top 10 player in the world po yan, hindi po papayag ng tabla yan ng mabilisan. Although, draw master siya, no? So dito, nag d take c5, knight take c5, and then b4. Ayan, nagsisimula nang gumawa ng play si Giri, knight d7, and then a3. So pinasolid lang muna yung pawn sa b4, ang next po niyan is magsi c4 break na. So syempre, nag knight b6, inabangan yung c4, rook c1, and then f6. With the idea of e5, syempre. So, yan po, in-stop ni Giri with e4. Ayan, papasabugin niya na yung center. Halimbawa, mag e5 ka dyan. So, simpleng aatras lang. And then, makikita natin, under attack po yung pawn sa d5. At pag nawala yung pawn na yan, magkakaroon ng 3-on-2 advantage sa queen side. Medyo lalamang po ng konti sa endgame. So, nag-bishop f7 and instead of bishop f7, dapat, sabi ng engine, d takes e4 na lang. So, pag knight takes e4, saka lang magbibishop f7. Kaso, nakikita ko po dito, is lamang pa rin ng slight yung white eh. Kasi, 3-on-2 advantage na. Pero, ito na daw ang best, sabi ng engine ko, is equal ang posisyon. Pero pag sa tao, parang lamang na huwang white dito, no? Kaso, nag-bishop f7 at tinamaan siya ng combo win. Capture na pair sa mag-a takes b6 kasi hindi na po pwede mag-queen takes b6. Halimbawa, mag-queen takes b6 ka, kakapture dito, capture, and then push. Pagka-atras, push ulit. Makokombo ka, bishop c4. Ang lakas ng tatlong pawn sa queen side, tapos
makukuha yung bishop mo nga light square, magkakaroon ka ng weaknesses sa light square kasi wala nang taka-control. So pagkakain-kain yan, butas ang posisyon. So na-pair sa homag, a takes b6, and then kinapture a4. So kumukuha ng space sa queen side. Si Giri, persadong gumawa ng counterplay with f5. Dito po nagkasabayan pagka b5, atakado ang knight. Hindi pwede mag knight a5, mabibitin yung pawn sa e5. So nag e4, sabayan na po. Capture, and then pagkakain. Dito nagkaubusan ng pyesa. And then knight f3. So kung mapapansin natin dito, sabog ang pawn structure nilang dalawa. Kaso ang problema, mauuna po ang white dito kasi unang-una may weakness ng konti yung king. Tapos, yung mga pyesa niya, mas mabilis atakihin yung pawn ng itim. So, pagka bishop f6, dito po, nag-rook e6, atakado na kagad ito, atakado ito. Ang queen, hindi makagalaw, parang slightly sugswang. Kasi pagka queen c7, kain dito. Kapag queen d7, ito naman ang kakainin. Ayan. Kasi balik muna natin. Nag-king h8 lang muna. Queen b3, queen d7, capture, nagkapalitan ng pyesa. And then pagka rook a8, rook takes d5, ngayon mapupunta tayo sa endgame. So ito may pressure sa c7, makukuha po yan kasi may threatening mate din. And so atakado po, tapos may threat ka pa sa likod. So nag g3 lang, capture. Ngayon napunta tayo sa endgame, tigatlong pawn, tigalawang rook, at isang minor piece. So ito po kadalasan may tatabla na, pero kailangan very precise ang tirada ng itim kasi medyo in danger siya. Kung papansinin natin, yung rook ng puti mas active kaysa dun sa rook ng itim. Tapos, hindi po basta-basta makaalis yung rook sa 8th rank kasi merong back rank mate. Ayan, pro-problemahin niya yung back rank mate na yan. So, papakitaan ko lang po ng example. Halimbawa, mag-rook 8 ka. Gusto mo sanang umatake sa F2. Tira muna natin with H4. Ayan. So, pag nag-rook 8 ka, kakapturin ito, tatamaan ka ng back rank mate. Ayan. So, instead of rook 8, ang ginawa is king G8. Rook B7. Dito, problemado na naman. Hindi po malabanan ang rook sa B7. Although mukhang ito na siguro ang pinakamaganda na defense na nakikita ko, i-rook F7 mo na lang. Yan, ito po yung defense ang makatao. Kasi pagkakain, at least wala na yung malakas na rook sa 7th rank. Tapos nakabawas ka ng rook, defense mo na lang ang 3 versus 2. Kaya na siguro ng super grandmaster depensa niyan. So limbawa king e7, slight advantage for white, matagal na pitpitan, pagdasal niyang hindi siya mapitpit. So dito po, ibalik natin ang engine way para itabla, mahirap po makita kasi rook a5 daw dapat. So aatakehin itong rook, and then pagka rook d7, ayan na, ang lakas na sa 7th rank, babalik lang with rook a8, and then ang threat po, aatakihin ng isang rook, ipapalit, susundan ng susundan. Yan po yung paraan ng engine para maka-equalize. So kahit mag h5 ka dyan, ito susundan na itong rook. So nakulong na yung rook, hindi na makaalis, mapepersa na makipagpalitan. Kaso mahirap po makita yung ganyang maneuver pagka iangat mo yung rook kasi babalik mo rin pala, di ba? Mahirap po yan. So, na ang ginawa is nag-rook a d8, rook c5, sinundan niyang ganito. Kaso, may rook d b5. Hindi ka ngayon makasunod kasi dalawa na yung rook dyan. So, nag-rook d6. Balik natin, take note, once again, hindi pwede ito. Although, sa tingin ko ito ang best, capture, kasi mabibitin itong pawn sa f5. So, ibalik po natin, nag-rook d6, rook c7, bishop a1, king g2 lang muna, and then rook a6.
So hindi niya po talaga maipalit itong rook, no, kasi ito talaga naging problema. Ngayon, pagka h5, marami nang iisipin ang itim. Kasi nag-rook a2, rook d5, and then rook a6 ulit. Hindi na basta-basta makaalis itong rook sa a6 kasi ataka, kailangan depensahan yung threat na h6 ng white. So dito po, kapag naman ikaw ang nag-h6, ito naman ang mabubutas, may mga knight h4, atakado ito, tapos may knight g6 threat pa, talaga sakit sa ulo ho, depensahan itong 3-on-3 na ganitong posisyon kasi very very active yung rook eh. Kaya mas gusto ko talaga ipalit na lang yung rook sa f7. So, nag-rook a6 nga, nag-knight h4, atakado ito, nag-g6, talagang hindi niya ibibigay yung 1 pawn, h6, ngayon may problema na, may pawn na sa h6 na nakakainis. Tapos ang threat po is rook d7 and then kakainin itong nasa gilid. Ayan. So, nag f4, g4, f3 check, king g3, and then rook b6. So, ito, waiting game na naman siya. Kaso may butas na ho kasi. May target na ho sa h7 eh. So, nag-rook cd7. Take note, hindi pwede mag-rook d7 kasi may bishop e5 check. Ayan. So, matutuhog ngayon dyan. So, nag-rook cd7 lang muna. Marami na hong ideas. Pwedeng gumanyan na yung rook. Tapos, huli itong nasa gilid. So, nag-rook b3, g5, and then dito po, na-blunder si Wojtaszek with bishop b2. Kasi ang tagal niya na hundong i-depensa at siguro napagod na rin sa makitang ulo, tinamaan ng good move ni Nishigiri. So, bibigyan ko po kayo ng 5 seconds. Pwede niyo po i-pause yung video. Try niyong hanapin yung brilliancy. So, ang brilliancy po dito is rook takes h7 and then resign ka agad si Wojtaszek kasi tumagos na yung atake tapos may pass pawn dito and then kakainin to. Take note, hindi po pwedeng capturein kasi pagka-check, atras ka, check, checkmate. Ayan. So, kahit ang mga super grandmasters ho, kapag under pressure ng matagal, talagang mablablander at mablablander, no? Kasi ang hirap depensahan nitong posisyon niya. Very, very passive yung mga rooks. Also, take note, si Nishigiri, kahit medyo sikat po na inaasar na palagi ang draw, makikita natin kapag yung kalaban niya is lower rated, ang galing niya magpilit. Kahit very, very slight lang yung kalamangan niya. Marami lang siyang draw kasi syempre pagkalaban mo sila Magnus Carlsen tsaka sila Kramnik o kaya si yung mga top level super grandmasters, mahirap po talaga manalo. Pero pagkalaban niya yung mga mabababa rating, talagang tinatagpas niya. So dito po ngayon si Nishigiri merong solo lead sa tournament after 10 rounds with 7 points. So si Magnus Carlsen nasa 5.5 points with last 3 rounds, medyo malayo-layo na si Giri. Titignan po natin kung mahabol pa siya ni Magnus Carlsen. So, yan lang po ang ating video for today. Hopefully, na-enjoy nyo po itong video na ito at sana meron po kayong natutunan. Kung meron po kayong natutunan, please like this video and subscribe to our channel. And as per usual, see you again next video. Bye!